alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba po, Jesus Nazareno? Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Di ba po, Jesus Nazareno? Awit at pagpuri, alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, tayo lumalapit sa kanyang kabaitan upang tayo'y kanyang kaawaan. Tayo patuloy na lumalapit, naglalahat, nagpepresenta ng ating mga petisyon, intensyon, mga niloloob natin upang tayo'y kanyang paboran. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ang tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong 21 ng 7 buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel, na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita ng kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y sumasa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa
at ang dagat. Iyayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Magsitayo po ang lahat. Tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad, tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos. Sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap, itatakwil siya ng matatanda ng bayan, mga punong saserdote at ng mga eskriba, ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Ngayong araw ng Biyernes, mahalaga sa buhay ng komunidad dito sa Quiapo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Naisalaysay ko po sa inyo na ako'y nagbabahay. Personal, ako mismo kasama ang ating mga kasama dito sa Basic Ecclesial Community Ministry. Iniisa-isa po natin dalawin ang mga tahanan nagsisigipan, magdidikitan dito sa ating parokya. Nakwento ko sa inyo ang katagang house to house, door to door, rain or shine, pupunta tayo. Dinadala po natin ang imahen ng Birhen ng Fatima, Black Rosary. At pagkatapos dumalaw, iniiwan po natin sa pintuan ang banal na pangalan ni Jesus, IHS, para sa proteksyon. Nasuyod po natin yan. Nung isang araw, isa sa mga staff natin may nakwento sa akin. May nabasa siya, sinaluma na, spiritual na babasahin ang titulo, si Father Paul O'Sullivan, Order of Preachers, at ang pamagat ng aklat, ang mga kababalaghan ng ngalan ni Jesus. At isa sa mga kwento, may salot, may epidemya na rumaraga sa Lisbon, Portugal, sa Europa, ang taon 1432, sa Ingles, 1432 ang taon. Maraming namatay, maraming nagkasakit, kumalat ang peste, ang salot. At may isang banal na tao na nagsabi, magtiwala tayo, ilagay ninyo sa inyong mga pintuan ang banal na ngalan ni Jesus. At pagkatapos, gumaling ang mga may sakit at natigil ang salot. Ito po ay tunay na kwento at kapangyarihan ng Panginoon, ng Kanyang pangalan. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Unang pagbasa sa propeta Ageo, sapagkat ang konteksto noon, matagal nang nasa kaptibidad, pagkaalipin, pagkabihag sa Babilonya, sa malayong lugar ang mga Israelita dahil sa kanilang pagkamasuwayin. At ngayon, dahil sa political na pagbabago, pinaintulutan na silang makabalik sa kanilang bayang Israel at iba itatayo na nilang alang mga bahay. Babalik na at itatayo muli ang templo. Ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang Ageo, kumuha kayo ng mga kahoy, itayo natin ang templo. At tinanong, meron ba sa inyo nung natapon sa Babilonya, bata pa? Bata pa? Kung sino nakakala sa kaningningan ng templo, isalarawan ninyo kung gaano kaganda yung templo noon. Mas hihigitan pa natin. Eh, siyempre noon, bata pa, ilang dekada doon. Isalaysay upang sambahin ang Panginoon na mas tapat. Ang dahilan bakit tayo natapon,
makasalanan, di tayo naging tapat, masuwayin ngayon. Magsisi na tayo at magsimula muli. Yan po ang unang pagbasa sa Ebanghelyo natin ayon kay San Lucas. Pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sino daw ako sa mga tao? Si Juan Bautista daw po kayo. Sabi ng iba naman, si Elias daw kayo. O isa sa mga propetang nung una pa na muling nabuhay. Kayo, sino ako ayon sa inyo? Sagot ni Pedro, kayo ang Mesiyas ng Diyos. Huwag niyo itong sasabihin kanino man. Lihim natin at may dinagdag siya. Ang anak ng tao, magpapakasakit, ipapapatay nila. Ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay na maguli. Dakilain natin si Jesus sa pamamagitan ng krus na binata niya, sa pamamagitan ng krus na kinarga niya, sa pamamagitan ng krus na instrumento ng pagpapakasakit at kamatayan. Tayo po'y naligtas. Yan po ang ating ipagmalaki. At mabalik tayo. Sana po ipagdasal natin na pagkatapos ng dakilang kapistahan ng pagtatampok, pagtatanghal sa krus na banal, magwawagi mananalo ang krus na banal ng Panginoon. Mahaba na po itong kwento. Marami na mga nagkasakit. Marami na mga nahirapan. Ipagdasal pa natin, huwag tayong mawala ng loob. Pagkatapos ng dakilang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus, matatalo na. Mananalo dahil sa pangalan ni Jesus. Mananalo tayo dahil sa krus ng Panginoon. Magtiwala po tayo, mga kapatid. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo-lalo na si San Roque. San Roque, patuloy mong kaming tulungan. Mawakasan na, matapos na. Sumalangit ang mga namatay, gumaling ang mga may sakit, pakainin ang mga nagugutom. Nawa po, dakilain natin, sambahin natin, luwalhatiin natin, pasalamatan natin si Jesus, ang Mesiyas ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Tugon po natin, gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga ikapansanan, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Iyong mga nauna na sa atin, nalinisan na ang mundong ito. Naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa,
sa pamamagitan ng aming tagapagligtas. Pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong simbahan kasama ni San Pedro. Nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay na gahari kasama magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinap ay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas ang lating na trigo. Upang maging dugo't katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay sa lahat ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob ay aming inaalay, Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mo anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanay mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat na mayumao sa kapanahunan ng pandemya. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit na nananig kami ng iyong pamamagitan ay lumang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan,
Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako ng sabi niyang na ikal-iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesus Cristo. Salamat sa Diyos. Oh.